Amen! Pastor Dong, napakaliwanag na ang iyong ate, ang ate natin, na itanim na. Amen! Ako na siya sa church. Ha? Amen! Dati, Sabado, Linggo lang ngayon, araw-araw. Parang pwede nang tumira. Grabe. Naalala ko dati, ang hirap magpa-schedule dyan sa ate mo na yung pastor eh. Oo, kailangan magbabook. Magpabook? Ngayon hindi na. Siya na ang ibinubook sarili niya. Hey! Amen! Ang daily life sharing! Yes! So magparang tanghali sa inyong lahat! Yes! Yan, salamat kay Dr. Rose Socias. Talaga naman, galing pa po yan ang Bacoor, Cavite. At ang ating retired SPO4, si Lea Punsyong. Salamat ng maraming kay Ate Yoli at kay Ate Marikan. Yan! T-shirts! Pastor Dong! Mga ka-daily live sharing, hawakan nyo nga ang inyong mga cellphone. Isulat nyo sa comment box. From generation to generation! Ang resulta ng new life! Amen! Hallelujah! Pinagpala tayong lahat, Pastor Dong! At nang dahil dyan, ang pag-uusapan natin ay from generation to generation. Pero bago yan, Pastor, ipakilala muna natin ang ating mga pinagpalang mga bisita. Ayun. Yan. Hindi yan bisita, Pastor. Ano ba? Pamilya. Ay, pamilyang pinagpala. Kapuso pa, kapamilya pa. Kabahay pa. Pamilyang tagalangit ito. Iyon! Amen! Andyan na po ba kayo? Mukhang ang iba'y naghihilata pa, natutulog pa. Hello! Kay Pastor Vic Del Pilar. Ayon! Kay Pastor Glenda, hello po sa inyong lahat. Yes! Ang ganda naman ang pangalan nito, Pastor Dong. Ano? Musmus Moshi Telwap. Baka binaligtad nito ang apelyido na naman ito. Musmus eh. Ang saya-saya, di ba? Mga ka-daily life sharing, ating ipinagpapatuloy ang ating pinag-uusapan sa ating programa tungkol ito sa new life. Yun. O, pagbabagong buhay. Yes. Bago yan, bumati ka muna, darling. At binabati ko ang katabi ko. Ayan. At kayo mga kabangers, salamat po talaga sa inyong mga buhay. Amen. At ito yung panahon talaga mga kabangers na ating pasikatin sa himpapawid ang pangalan ng Panginoong Hesus. Yun. Pasikatin talaga natin sa himpapawid kasi madalas napapasik ang mga ibang gawain. Bakit hindi natin pasikatin ang ginagawa ni Lord sa buhay ng bawat binago niya? Yun! Hallelujah! Oo. Praise God! At sa loob ng 3 taon, nasa almost 600 na pala ang na-interview natin dito sa Daily Live Sharing. At ang Daily Live Sharing ay on the road! Yay! Nasa Melbourne, Australia! Matindi na to, todo na to, global. Amen. Na to. Amen! Global na! Nung nakaraan, nandun kami sa Dubai. Tapos nagpunta kami ng Perth. Ngayon naman ay sa Melbourne. Kaya hintayin nyo kami dyan sa USA. Hintayin nyo kami dyan sa London. Yon! Talaga naman. Amen! Ay, grabe. Talaga si Lord. Praise the Lord. Amen. Bumati ka, Chen, na niya, Lydia. Huwag ka muna kumanta. Ano po, mga ka-daily life share? Natatawa ko sa comment ni Tito Richard. Ano sabi? Sabi niya, sino po yung pag 300? Aba, bibigyan mo pa ako ng problema. Hanapin mo. Hanapin. Baka ikaw. Yan, Pastor Dong, huwag na nating patagalin. Oo nga, sige. Dahil exciting ang ating pag-uusapan from generation to generation. Kaya magtatrabaho kami. Kayo naman ay magtatrabaho. Mag-share, mag-tag, mag-subscribe po. Amen. Praise God. Huwag na nating pakakatagalin. Itutuloy natin ang ating pinag-uusapan tungkol sa new life.
Kasama natin ang ating mahal na kaibigan, kapatid, kamanggagawa, ang senior pastor ng New Life Believers Fellowship International. Amen, talaga si naman. Si Pastor Engineer Ernesto Cartas. Yun. At kasama ang kanyang panganay na anak. Yun. Yun. Soon to be Pastor Doktora Hazel Cartas Perez. Oh! Ang kompleto. Kompleto, di ba? Dapat pinag-uusapan yung future dyan, di ba? Saan ka pa, Pastora? Amen! Ayan. Kaya welcome sa Daily Life Sharing. Sige po, Pastor. Bumati ka nga muna, Pastor. Salamat po. Amen! Magandang-magandang hapon po, mga ka-Daily Life Sharing. Uli. Panglimang araw ko na yatang diretso na nakaupo dito. Praise God at hindi kayo nagsasawa. So, panoorin niyo po. Yan, si doktora naman. Hello po. My name is Hazel. So nice to meet you po. Thank you so much for having me dito po sa Daily Life Sharing po. Yan! Ayos, Pastor! May nakalimutan ka batiin. Batiin niyo ang inyong mga minamahal. Binabati ko si Doktora Nida. Yeah. Ayun. Sa trabaho pa. Oh, ikaw may babatiin ka na. To the love of my life. So yeah! Iba talaga pag bagong kasal eh. Nice to see you over there. Nagtatrabaho din po. So, we'll see you later. Yes! Oh, yeah. Yun. Isipin mo, Pastor Dong, nag-check sila ng attendance. Sabi ni Ma'am Jenny Buado, a little bit late, pero on time pa rin. Oh, yes. At si Pastor Eric Cartas, watching. Oh, wow. Si Kuya Hobensya Aguilar, nakakamiss ka, brother. Oh. Ha? Good afternoon, everyone. Amen. Yun. Hallelujah. Amen. Sabi nitong si Richard, ako din mahal nyo. Siyempre, kasama ka sa mga minamahal. Gusto mo talaga special mention pa eh, ha? Pero bago ang lahat, mga ka-daily life sharing. Sabi nga ni Pastor Ernie, parang 5 days niya na ngayon na nakaupo sa ating programa. Actually, hindi niya po ngayon 5 days. Dahil nung nakaraan, hindi lang po namin siya 4 beses na in-interview. Oo nga. Kaya mahigit 10 na po. Mahigit 10 na po ang segment niya sa ating programa. Alam niyo po ba, Pastor, bakit? Sa dami ng ginawa ng Panginoon sa kanyang new life. Oo nga. Kasi, Pastora, yan ang tinatawag na mighty prevailing seed. Wow. Yan yung mighty prevailing seed. Mm. At do not underestimate that seed because it's an active seed. Mm-hmm. Na hindi pwedeng itago, Pastora. Talagang lulutang yan sa ibabaw. Amen. Oo, from that bottom din, ha? From that bottom, lulutang yan. Tutubo talaga yan. At lulutang talaga ang ugaling langit na kaakit-akit. Yeah! Wow. Nakaisa ni Kristo Jesus. Makabangers. Nako, Diyos ko, abangan ito. Amen. At lalo na kung makilala niyo sila personal talaga po. Wow. Hindi na ito. Ang simbahan nila, masasabi ko na ang kanilang mga anak, yun din ang kasama nilang naglilingkod. Ito po yung nakaka-excite, Pastora. Amen. Yung legacy of continuation. Yan. Parang ganito ang gusto kong term ipakita. The Father's legacy, destiny of sons. Yun, galing naman yan. Sabi nga ni Ate Lynn Lucero sa Sydney, Pastor, hindi pwedeng magsawa sa daily life sharing kasi merong food yan na mabubusog ang iyong kaluluwa. Yun, talaga, ibang klase. Nako, ito po ang pinakamagandang usapan. Ang pinag-uusapan natin, dati yung lahat ng kagagawan natin, nakakahiya eh ha. Yung lumang buhay natin, nakakahiya yan. Pero binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay. Karangalan ng Diyos. Papuri sa Diyos, karangalan natin dito Amen. Sa lupa. Yes. Amen po ba? At para lalong maging matibay ang mensahe natin ngayon, dahil pag-uusapan ay from generation to generation, nais ko mga ka-daily life sharing, umupo kayo dyan. Sit back, relax, uminom kayo ng kape, o may tubig kayo, gisingin niyo ang inyong mga sarili para lalo nating makilala ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga lingkod. Amen. Gabi, nais naming ipakita
sa buong mundo ang ginawa ng Diyos sa kanyang lingkod. Ito po ay mga surprise videos na nakalap namin para sa inyo, Pastor Ernie. Maraming salamat po. Manood po muna tayo. Okay, blessed din po, Bishop Ernie Cartas. Po dito po sa NLBF ay Mangalan at maging sa NLBF ay Philippines. Kayo po ay nagpapasalamat na kayo po ang binigay ng ating Panginoon para kayo po ay pastulan at pangunahan sa gawain po ng ating po church. Truly na kayo po ay binigay ng Panginoon sa amin. At tulad po ng sinasay po sa Jeremiah chapter 3 verse 15, nasay po doon, I will give you shepherd after my own heart who will lead you with knowledge and wisdom. So tunay nga po na kayo po ay masayang naglilingkod at ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon dahil po sa inyo pong pangunguna po sa amin para magampanan po namin ng aming pagpapastor na maging matapat at mabuting lingkod ng ating pong Panginoon. So, salamat po Bishop Ernie at God bless po sa buhay po ninyo at sa ginagawa ng Panginoon sa inyong buhay para pangunahan po kami sa iglesia ito na New Life Believers Fellowship. So, God bless and maraming salamat po sa buhay po ninyo, Bishop. Have a blessed day to all viewers of Daily Life Sharing. Our spiritual father, Bishop Ernie Cartas, to his lovely and beautiful wife, Dukmida, and to their lovely children. I just want to express my thanksgiving and gratefulness for leading us to grow deeper in serving our Lord. Indeed, that we are blessed for you as our spiritual father. Thank you for all that we sacrifices and all that we support to the ministry here in Philippines. Indeed, that God's manifestation into your life is a great testimony and an encouragement for us to serve more and more our Lord. Everyone, my dear brothers and sisters in the Lord, especially sa ating buting pastor, si Pastor Ernie Cartas, God bless po and more power to you. Hello po, Dad. Good afternoon. Kami po ay nagpapasalamat sa Lord sa iyong buhay. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa pagmamahal and sa pagsuporta sa aming family, personally. Truly that God is great sa amin po sapagkat kayo'y pinagkaloob sa amin. We are grateful sapagkat sa ministry, kayo po ang tagapanguna namin at ikaw po ang siyang naging daddy bishop po namin. Kaya salamat po sa Lord and God bless po. Thank you po. Personally, nagpapasalamat po kami sa inyo. Salamat po sa bawat naitutulong niya po sa amin, especially sa prayers. Tapos salamat po dahil andyan po kayo na even though may mga nalalaanan po kami, mga struggles kami. Salamat po sa inyong buhay na nalalapitan po namin. Pagiging daddy niyo po sa amin na experience po namin and sa ministry, support. Ano po, salamat po. We are so blessed po na binigay kayo ng Panginoon sa amin as our bishop, as our dad, and as our ninong po. Salamat po sapagkat hindi kayo nagsasawa ano po, na sumuporta sa buong New Life, hindi lang po sa amin, kundi sa buong New Life po talagang we are so blessed po na naandyan po kayo. Thank you for your life. We bless you. Ano po, we declare a thousandfold ng return ng Lord sa inyong pamilya po. We love you po. We love you po. From Malan, Inilbit, Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. At pinagpapasalamat sa aming Bishop, Ernesto Cartas, in family. Marami pong salamat sa financial support, spiritual support, pagmimentor sa amin na weekly. Kami po'y mapaalad sa magulang sa spiritual. Kayo po yung nagpapalakas po sa amin kung paano po kami tumayo sa church. Yeah, I'm so proud sa pagkatabi kabilang ng NLBFI. Marami pong salamat, Pastor Ernie Cartas, ang aming bishop. We thank you so much. And God bless you po.
Hello, happy Lord's Day po. Nais ko pong pasalamat sa ating pong Diyos na buhay at magbigay papuri sa Kanya sa buhay po ng ating pong Bishop. At isa sa lubusan ko pong pinapasalamat sa buhay po ninyo, Tatay Bishop, ay hindi po kayo nagdalawang isip na i-adapt po ninyo ko bilang anak po ninyo dito po sa NLBF II Butaw. At isa po sa hinahangaan ko sa inyo kahit na sa maikling pagkakilala ko po ay yung pong kasipagan po ninyo. Tunay nga po na ina-admire ko po yung kasipagan po ninyo sa inyong paglilingkod sapagkat hindi po ito biro-biro yung inyo pong ginagawa. Nawa po ay patuloy kayong gabayan, patnubayan ng ating pong Panginoong Jesucristo sa inyo pong paglilingkod at palawakin pa ang inyo pong sinasakupan sapagkat alam ko po na ang labor po natin na ginagawa po ninyo ay hindi po nasasayang at nag-aantay po ang corona ng crown of glory na inihanda po sa inyo ng ating pong Diyos na buhay. Muli ako pinagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos sa buhay po ninyo, Tatay Bishop, sa Diyos lamang pong papuri, pagsamba at paglulahati sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. God bless po. To our senior pastor of New Life Believers Fellowship International, to Daddy Bishop Ernie, thank you so much po sa inyo ni Ma'am Dr. Nida. Isang maunawain, mapagmahal, maalalahanin, sobrang sipag lalo na sa gawain ng Panginoon. Matiyaga at higit sa lahat, pogi. Presence of God inside and out po. Also committed and dedicated pa. I really thank God for your life and the rest of the family. Blessed na blessed po kami sa pangunguna nyo sa ministry sa Panginoon. And I declare that we perceive that kind of anointing. To Dr. Hazel, thank you so much. Isa po kayong mapagmahal na anak, mapagmahal sa lahat, malambing. At kayo po ang female version ni Daddy Bishop Ernie. Dad, thank you so much po sa lahat po na ginagawa po ninyo sa atin sa ministry, sa amin po, sa lahat po ng mga kapastoran dito po sa Pilipinas. We are so grateful na pinapangunahan niyo po ang napakalawak ng gawain ng New Life Believers Fellowship International. Kayo po ay isang uliran at huwarang ama po sa ministeryo. Kung nawa kami naman po mga anak niyo po, ay dinoduplicate po namin kayo. Thank you so much po, Dad, Ma'am Doc. Thank you so much for everything, for all the support, for all the direction in this ministry. Doc Hazel, I have seen your ministry dyan sa Australia, maging dito sa Pilipinas. You are a woman of God as well. Thank you so much po. God Amen. Bless po. We love you po. Masayang at pinagpalang araw yung lahat. Una po, gusto ko pong ipakilala namin ang aming sarili. Ako po si Pastor Noel at ito naman, Benafin, at ito naman po ang aking asawa, si Jennifer. Salamat po, Pastor Bishop Ernesto Cartas. Ayan, kami po ay nabigyan ng pagkakataon na batiin kayo, lalo na po ang aming Bishop, Daddy Ernie. Masasabi ko po, ako personally, kami po ni Pastora Jen, masasabi po namin na ang pagdating po ni Bishop Ernie Cartas sa buhay namin ay isang answered prayer. Ang masabi ko po, si ang magandang karanasan namin kay Pastor Ernie o Bishop Daddy Ernie na nung nasa kanya po kami ay may kakaibang pagbabago talaga ang takbo ng buhay namin, ministry namin, at pati po sa negosyo. Yes po, thank you po. Thank you po Daddy Ernie for the unending love and support na binibigay mo po sa amin, lalong-lalo na pagdating po sa gawain ng Panginoon. At talagang todo support po kayo ni Mami Nida. Amen. Thank you for your life, no, sa lahat ng family. Dahil kayo po ang aming inspiration sa pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon.
at hindi po kayo nagsasawa na magbigay po ng encouragement sa amin. At you are always available po na kami po ay ma-encourage sa lalo na po pagdating sa mga bagay-bagay, mga pagsubok, pagdating sa ministry. At tunay po na you give us yung very positive na encouragement. Na yun po yung reason why na kami po ay patuloy na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. At salamat po sa buhay niyo po and salamat po and to God all be the glory. A pleasant good afternoon to everyone. I would like to grab this opportunity to say thank you, Tatay Bishop Ernie, for being such a great pastor, a great mentor, a great leader, and a loving father to us. Huwag po kayong mapagod na gumawa ng mga bagay para sa ating Panginoon. Because I know na lahat ng mga sacrifices ninyo po, in due time, you will reap the harvest. I pray that God will continue to sustain you with His grace, with His strength, and with His power para maghamit po kayo ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian mightily. I would like also to thank you, Doctora Hazel, for being always there to your dad. Thank you for your life. You've been a blessing to our young people here in Baguio City. Maraming salamat din po sa aming magandang doktora, Doktora Nida Cartas, for always there supporting our Tatay Ernie. Lahat ng mga pagod ninyo, alam ko po na papalitan ito ng Panginoon. And I declare blessing sa buong pamilya Cartas, physically, emotionally, mentally, but above all, spiritually. You are always in our prayers here in Maria Baza. Maraming maraming salamat sa buhay ninyo. And because of your life, many souls ushered into the kingdom of our God. God bless everyone. Hi Daily Life Sharing, my name is Ralph Perez. I'm the proud husband and son-in-law of your two guests today, Hazel and Pastor Ernie. Both of these individuals have had a profound effect on my life, and I'm so honored to speak about them today. So first of all, pasensya na sa lahat. Ang Tagalog ko is not the best, so I'll speak English today. Until God's grace sent me Hazel. So Hazel has been the biggest blessing in my life. I'm so proud to call her my wife. She's amazing. For those that don't know her, she's the most selfless person. She has the heart to serve the Lord. She has the heart to serve people. And I didn't know this at first, why she had this heart. But it was only revealed to me through God and through Jesus and how He served the people. Is why I understand why Hazel is the way she is. So other than that, she will inconvenience herself for the convenience of others. She'll continue to pray for people and put them first and prioritize people at the inconvenience of herself as well. So and I thank God for her life because she's the one that brought me back to you, Father. She brought me back to church, and she just kind of exemplified what it is to be a Christian and what it is to really be in the midst of the Father. Going to church, I'd never experienced anything like it. Just being in prayer and worship, and I just remember at those early stages of going back, just having that
sensation through my body, just like the Lord was filling me, the Holy Spirit was filling me, and just revealing himself to me that there was a greater purpose in my life other than my current routine that I was doing. So I really think Hazel, I really thank God for bringing her into my life, for revealing himself through her, and for continuing to be a blessing to me and to her family and to all her friends. And this obviously wouldn't have been possible without the life of Pastor Ernie. For those that don't know him, he is the most humble, the most hardworking person I know. Everything he does is for the glory of God. Everything he does is to serve and for the people to know him more and to build a better and more profound relationship with him. So I really appreciate these two individuals that you'll be having today. Hallelujah. Pastor, ano pong masasabi niyo? Yan po ang aming surprise video sa inyo. Surprise. Lagang ang inyong mga anak, isang text lang. Nagulat ako kagabi, sunod-sunod na po nagpadala. Hanggang kanina. Talagang lahat ng mga anak ninyo sa iba't ibang church, sa buong Pilipinas, actually 16 lang po yung nakapagpadala. Yung iba daw po ay walang wifi. Pero pinapaabot po nila sa inyo ang kanilang pasasalamat at pagmamahal sa buong Cartas family at sa buong New Life Believers Fellowship. Ano po mensahe nyo sa kanila, Pastor? Maraming salamat mga kapastoran ng New Life dyan sa Pilipinas. Ako po ay naiiyak dito ngayon. At talagang nagpapasalamat ako po sa Panginoon sa mga buhay nyo na talagang inilaan nyo para ang Diyos ang siyang mapurihan, makapagdala ng maraming kaluluwa sa kanyang kaharian. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat ako ay isang kasangkapan ng Panginoon para matupad ang kanyang kalooban. Salamat po, talagang ito, naluluha po ako sa galak sa ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Salamat po. Amen. So, bigyan natin ng moment si Pastor Ernie habang si Lydia ay kumakanta Ambassador of Christ. Into your arms I am secure. All of my life, overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me until the very end. Into
Father God, in the name of Jesus, salamat Lord sa seed of life na nilagay mo sa buhay namin upang you, mag-produce ng new life. Amen. Salamat Lord sa seed of life who is Jesus. Thank you, who came into our life and became our King and Savior. Amen. And because of that, oh Father God, Lord, you purified us. Amen. Oh Lord, thank you for the purifying grace, oh Lord. Amen. Thank you, Lord, for that life of Jesus. And the life of Jesus is more than enough to us. Amen. Lord Jesus, come. Continue, Lord. Continue, Lord, to move over our life right now. Amen. And bless all the viewers of Father God. Bless their life. Pagpalain mo mga buhay nila, Panginoon. Oh, hallelujah. Hayaan mo ang iyong kalooban ng maghari sa lahat. At maabot ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak. Thank you, Lord. Oh, salamat, Jesus. Panginoon, sa pag-abot mo sa mga buhay nilang lahat. Amen. Oh, Panginoon, hallelujah. Thank you, Jesus. Buhay ko'y alay sa iyo. Title po ng kanta na yan ay Ambassador for Your Kingdom by Pastor Christopher Sumasto. Makikita niyo po yan sa YouTube. Hanapin niyo lamang po yan. Iyan ang kanyang pamagat, Ambassador for Your Kingdom. Amen. Maraming salamat, Chena Nia Lydia. Yes, salamat. Mga ka-daily live sharing, we are live dito po sa isang extended house nila Pastor Ernie na naging studio. Mm-hmm. Dahil sa pagmamahal nila at suporta. Ito yung maliwanag na partnership in the gospel na pinagpala tayong lahat dahil kahit saan tayo magpunta, may mga nagbubukas ng kanilang mga bahay. It turned out to be a studio para lamang po ipahayag sa buong mundo ito ang mga tao na binago ng Panginoon. Hindi lang yan, Pastor, partnership in the gospel, Pastora. Mm-hmm. Meron pang isa, partnership in resources. Wow! Oo, kaya mm-hmm. makikita mo na spirit, soul, and body nagdadala ng honor and respect sa Diyos. Amen! At kaya nga naman, mga ka-abangers, lahat ng mabigat, gumagaan. Yan! Oo, kaya po. Talaga. Kaya grabe tong pamilyang ito. Each individual part supply another. Yes, Ephesians 4. Mm-hmm. Kaya mga kabangers, di kayo magtataka, ang daming mga nahipo sa Pilipinas. Amen. O, kasi pag once na mayroong kang puso na marunong mag-extend, magbigay, generous, maniwala ka, tingnan mo, akin ang kamay mo, Pastora. O, pag nagbigay, sino ang mataas? Yung nagbibigay. Oo, mga kabangers, kay lahat ng mga nagbubukas ng puso, hindi lang sa bagay ang ibinibigay, yung buhay. Yan. Pag nagbigay ka ng puso mo, malulutang yan sa labas. Amen. Katulad po ng resulta ng ginawa ng Panginoon sa buhay ni Pastor Ernie. Yes. Sabi sa London ni Emerald Tamayo, mapalad ang mga anak ni Bishop Ernie sa New Life Ministry. Mm-hmm. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Wow, ganyan. At sabi ni Ate Angie Kanyada, pinagpala ang mga anak sa Panginoon ng New Life Believers Fellowship. Mm-hmm. Lalo po kayo lumalim at lumawak through Bishop Ernie at Doktora Nida Cartas. Napakaraming mga sumulat, kaya salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay. Amen. Sa daily live sharing from day one, talagang sama-sama tayo na naglalakbay
nakakarinig ng mga kwento, ng mga patotoo, mga Amen. Bagong buhay. Yes. Mga sabi nila, nakakahiyang ikwento dahil pangit. Tama po. Noon. Nakakahiya. Kagagawan natin yan. Pero dahil may bago, yun ang masarap ikwento. Oh. Dahil nakikita natin ang pagkakaiba nito. Amen yes. po ba? Amen. Kaya salamat sa mga hindi bumibitiw, patuloy na sumusubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayo, Pastor Dong, ay papasok na Sige. Sa ating real life, real talk. Yun. Hallelujah. From generation to generation. Mm-hmm. Kung kanina ay narinig ninyo ay yung resulta ng bagong buhay ni Pastor Ernie, yung ilaw na meron sa kanya, hindi niya na kailangang paliwanagin dahil ito'y maliwanag na nagliwanag. Oo. At narinig natin mismo mula sa bibig ng mga nagpatotoo, mga pastor sa iba't ibang probinsya natin sa Pilipinas. By the way, hindi po isang lugar yun. Iba-ibang probinsya po ang mga nagpatotoo kanina. Oh. Ibig sabihin, ang new life ni Pastor Ernie ay may resulta. Yes. Impact nations. Yes, Yan. Pastora. At hindi lang yun, Pastor Dong. There is a reward promise. Yes. Yun, you will be blessed from generation to generation. Yun na. Yun na. Kasi Pastora, anong ipaliwanag sa maliwanag mo? Yan, kaya hayaan na natin sila magkwento! Handa na kayo dyan! Hallelujah. Reward promise! Isulat mo sa comment box! Oh, sa New promise. Life, there is a reward promise. Oh. And I want to tell you, it is worth it. Oh, malapit lang, Pastora, hindi sa malayo. Hindi! Oh, malapit lang. At isipin mo, hindi iba-bypass ng Diyos ang mismong galing sa Kanya. Oh, yun! Yun! Kaya tayo nang pumasok sa ating real life, real talk, Amen. Real life talk! Yes! Praise the Lord, Pastor Ernie! Meron ka pa bang gustong sabihin? Magandang hapon po, Pastor Dong, Pastora May. Salamat sa Diyos at tunay nga na ang programang ito ay maraming naliliwanagan. Kahit sabihin natin maliwanag na, maliwanagan. Salamat at kasama ko ngayon ang firstborn namin ni Dr. Anida. Ayun, Dr. Hazel. Ayun! Mabati rin siya sa inyo. Ayun! Magandang hapon po sa Daily Life Shares. Welcome po. Maraming salamat po kay Pastor Dong at Pastora May for having us here today. Pwede English lang po. Pwede English lang po. Nag-extend ng Tagalog ko. Pero we're so blessed and so grateful for everything you have done from since the time that you've been here. We've been so blessed with your revelation, everything that you've shared unto us. So we're excited to be here today. Yes. Kasama ko si Daddy. Hello din, Daddy. Pastor Dad, kung yung iba naman, Daddy Bishop, Daddy Pastor, tinatawag ko talaga sa kanya, Daddy talaga. So I'm so blessed and I'm so honored that I really get to call him my dad. So I'm excited po. Yeah. Oh. Sabi ni Ate Mitch de Les Reyes Silva, si beautiful Doctora Hazel Cartas. Yon! Nakakatuwa naman. Ang cute mong magtagalog, Dr. Hazel. Sabi ni Ate Kim. Alam niyo ba, mga ka-daily life sharing, kaya ako nahuli si Pastor Ernie dahil kay Doctora Hazel. Sabi ko kay Doctora Hazel, anak, hindi ko makontakt si daddy mo eh. Sabi ko sa kanya, pwede bang bigay mo sa akin yung contact niya? O, di ba? Na-invite ko si daddy niya, ang dami ng patotoo. Ngayon, nahuli ko din yung nagdala sa akin sa kanya. Nag-connect na, Pastora. Yun! Amen! Para sa kaalaman ng lahat, kaibigan na namin sila mula pa ng 2010. Yun nga. Yung first church nila ay sa likod ng bahay nila. Yun. Kaya sabi ni Kuya Roger Pavon, sa Amerika, nosebleed kami. Ha? Nasa Amerika ka na? Nosebleed ka pa? Yan ang matindi dyan. From generation to generation. Ayan. Tanungin natin ang ama. Yan. Okay, siyempre lahat nagsisimula sa ama. In the beginning. Yan. Kasi seed is a beginning. Pastor. Yes. May gusto kang tanungin? Wala. May gusto kang sabihin? Wala din. Ako muna. Okay. Yan. Excited na ako eh. In the beginning is the Father. Yo.
Pastor Ernie, meron po ako sa inyong tanong. Ano po ang pangarap mo noon bago ka nagkaroon ng anak? Yan. Kwento mo nga po sa amin. Amen. Bilang isang lalaki, ano, gusto mong mag-asawa at siyempre gusto mong magkaroon ng anak o mga anak. At ako'y nagpapasalamat at ito po yung ebidensya ng aming pagmamahalan ni Dr. Anida, yung aming firstborn, si Dr. Hazel. Sabi po ng salita ng Diyos, ano, ako ang Diyos na nag-alis sa inyo sa Ehipto. At sabi ng Panginoon na ako ay silosong Diyos na wala dapat kabahagi sa pagsamba sa Kanya, kundi siya lang, siya lamang. Sapagkat paparusahan niya ang mga sasamba sa ibang Diyos, sabi niya doon, ano, pero subalit sabi niya hanggang sa ikatatlo, ikaapat na kasalinlahi. Subalit yung mga sasamba, iibigin siya, susundin siya, ay pagkakalob niya ang pagpapala sa 1,000 salinlahi. At ako ay nagpapasalamat sapagkat ito nga ang katunayan. We are part of that 1,000 generations na talagang pinagkaloob ang buhay. At kanina yung patotoo ng aming mga kapastoran doon sa Pilipinas, they are part of this generation. Wow. So yung titulo po ng ating tinatalakay sa araw nito, from generation to generation, because our God is a God of generations. Amen. Diba? Pag tayo nanalangin, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, generation po ito. And up to our generation, itong new life na sinasabi natin ay nakikita sa atin at ipapasa natin sa ating mga sumusunod na generation. Wow. At ito po yung katunayan. Nandito si Dr. Hazel na magbibigay rin ng ulat kung ano yung binigay ng Diyos sa kanya at nakita sa amin, sa aming mga magulang niya. Wow! Sige nga, Dr. Hazel. Yan. Nung ikaw anak ay nagkamulat, meron ka ng understanding what's happening around. Ano yung naaalala mo? What retains to your memory when you were young? Now, you would said na, this is the life that I also wanted to become one day. So, bata po ako. Dinadala na po kami sa church. So, at the time, it was just my brother and I. And when we came to Australia, so talagang dinadala na po kami sa church. And then, over time, Dad would always introduce us into the church family. He introduced us into that culture po. And not only introducing us or exposing us to that environment, but he allowed us to be in a position na ma-encounter din po namin, na makasarili kaming revelation of who God is. Wow. So he never forced us, he never said, porket ganito yung belief ko, dapat ganito rin yung ano mo. He never ever forced that, but he just allowed us to have encounters with God, kept bringing us to church, bring us to youth, and always like encouraged us then. So yun po, I'm here not just because parang my dad is a pastor or ano, but because I've had my own revelation and my own encounter of who God is and my own relationship din po of who God is. Amen. Okay, Hazel, Dr. Hazel, how old are you when you arrived in Australia? So, 6 years old lang po ako at the time. Six? Yes po. Bata pa po. So, nung pagdating mo anak sa Australia, hindi ka ba nag-adjust? Hindi ka nahirapan? Nag-a-adjust po talaga. So, sa Pilipinas po, nagkakatapos ko lang po ng kinder. Pero, kinder po, buti English naman po sila. Oh. So, pagdating namin dito, ako po yung nagtatranslate sa kapatid ko, si Cedric, sabi. Kung ano-ano sinasabi ni Cedric noon, sabi niya, ate, sasabihin sa pamilya namin, bakit yung gulong dito parang circle? di ba square dapat yung... sasabihin niya, gusto ko na maglaro ng ano, Nintendo, pakisabi mo sa pinsan natin na ako na yung next. So ako po yung translator noon nung 6 years old ako. Kararating lang namin dito. I
Ay, paano no kung dumating nagbago na yung weather, biglang malamig? Naalala mo? Hindi ko naman po naalala medyo yung weather. Naalala ko lang yung parang nasa bago kaming country, bago yung ano, kasama namin si nanay, ilan kami nagsiksik sa maliit na bahay, dalawang pamilya po kami. Oh, talaga? Ko, si mami, daddy, tito, tito Baz, tita Minda, si nanay, tatlong pinsan. So, siksik po kami. Sabi ni Ate Mitch, ang galing palang magtagalog ni Doktora Hazel. Huwag mo nang batiin na ka-conscious. Dapat talaga hindi ka nang binasa. Ang galing naman. Okay, nung bata ka, Hazel, ano kaagad yung natuklasan mo? What you discovered? What kind of talent did you discover na masasabi mo na this one can be used for the church? Opo. So, siguro mga ilang taon po ako? Mga 7 years old po ako or mga 7 po, I got my first keyboard. Yung maliit lang po ah. And then sabi ng nanay ko po, at that time, mag-aral ka ng keyboard, pinapa-lesson niya ako, pinapa-piano lesson niya ako. Tapos sabi niya pa, maglaro ka sa church, bibigyan kita ng $5. Hindi man ako binigyan. Yan na nga, huwag na nga ako, nakaalala hanggang ngayon eh. Baka nag-interest na yun. Ang interest, Pastora, mamaya. So, doon ko po naumpisan mag-piano po. Pero sa church naman po, pagdating ko sa church, inumpisan ko po ako po yung nasa projector. Ako po nagsaset up ng upuan. Edad na? Opo. Kasi sa likod lang ng bahay nila eh. Opo. Alala ko yun. Six ka lang. Ayan na. Ganda yan. Hindi naman siya mukhang six dyan. Ilan taon ka ba dyan? Kamukha ni Cedric yung ano ako. One or two lang. tapos? And then over time, na-introduce po ako sa music ministry until nagturo po sa akin ng piano, ng kumanta. Siguro for 3 months, nag-attend po ako ng practice, pero hindi naman ako nasa stage. Nanonood lang ako, nakikinig lang po ako. Until eventually, God developed that talent in me po. Wow. Alam mo, Pastora, mayroon lang akong pwedeng iwan sa mga nanonood. Di mo ba napansin na practice-practice lang ako doon sa keyboard? Di ba yung nangyayari sa kanya, yun din yung nangyayari sa ating mga anak eh. Ang gusto kong iparating sa mga tao, yung mga ka-abangers, ganyan ho talaga para ang ating mga anak ay hindi mahumaling sa ibang gagawin. Kung ikaw man o anak ng pastor o hindi anak ng pastor, yan talaga, gawin yung busy ang inyong mga anak sa mga mararangal na gawain. Na isang araw, paglaki nila, hindi na madudukot sa kanila at mawawala sa kanila. Na hanggang ngayon, nahanga po kayo kasi si Hazel ay talagang grabe ang pagkagamit ng Diyos sa kanya. Ngayon, diretso, Pastora. Yan na. Yan na ba yan? Ate, Doktora, hawakan mo ang iyong microphone. So walang ngipin si Cedric dyan. Diyan ka ba nagsimulang mangarap? Nakakatuwa. Ay, nakakatuwa. Okay, memories. Anong naaalala mo sa picture na yan? Parang napilitan ka lang magpa-picture. Siguro mga 7 years old ako po dyan. So, at that house, lumipat po kami ng bahay. Kasama pa rin namin si Tita Minda at mga anak nila. So, at si nanay din po. Sometimes yung katabi ko sa gabi is si nanay. kasi pinanganak na po si Liana dyan. So, punong-puno yung bahay. Unbelievable, di ako makapaniwala na sama-sama kayo sa samba. Masaya nga po eh. Marami kang kalaro. Maraming ka po. Yan siya mo. Sa inyong mga bata, masaya sa matatanda, hindi. Okay. Sabi ni Ate Sally Arisabal Montermoso, kaya talaga ang mga magulang, huwag kayong magsawa na dalhin ang mga anak sa church. Dahil in God's perfect time,
siya ay makikilala din ng ating mga anak. Yun. Pastor Ernie, tatanungin nga kita, parang sa simula ng pagbubuo mo ng church, napaka-strategic niyo po, ha? Walang mapupunta ng iyong mga anak ay sa bahay agad ng church, eh. Kwento niyo nga po yung pioneering stage niyo sa church. Dagdagan ko lang siguro yung sinabi ni Hazel na dumating kami, bali apat kami kasi pinangalak si Yana. Tapos yung hipag ko, si Minda, si Kuya, mas may tatlong anak. Oo, oh, pitlim agad. So, mga siyam na kami sa bahay plus si Nanay Loring. Tapos after 2 months, dumating din yung pamilya ni Ate Wilma. Nako! Limang anak yun, pastor, 7 sila. Mike po, Mike. 17 po kami sa unlit na bahay. Unbelievable! Naranasan niyo yun? Opo, unlilit yung kwarto. Yung lumakad nga, pa-side view ka ng lumakad kasi wala nang lalakaran. So, talagang nagpapasalamat kami kay Sister Minda, kay Kuya Bads. After so many months, siguro dahil marami kaming naliligo araw-araw, maglabas si Nanay Loring, yung parang nag-o-overflow na yung aywan ko yung kwan ng ng tubig. Pag tumapak ka sa lupa, lumalabas ang tubig. Sabi ni Sister Minda, ay, kailan ibenta na natin tong bahay, di na maganda, sabi. So, nabenta nila, lumipat kami sa malapit sa train station sa Sunshine, at magkasama uli kami. Pero sina Ate Wilma ay may inupahan na bahay rin, malapit din sa amin. So, yun po yung panamin, journey namin sa dito sa Australia. Oh. At kami naman ay dumalo sa isang church na established na. Mm-mm. Kasi kararating dan namin. Actually, si Nanay Loring ang naghanap ng kwan. Kasi alam niyang mga born again Christian kami sa Pilipinas. Sabi niya, nung dumating kami, naghanap siya kaagad. Grabe naman si Nanay. Kung dumating kami ng Friday, Sunday, dumalo na kami doon kasi kinausap ni Nanay Loring yung pastor doon. Oh. So, dere-deretso yung aking pagsamba until the time na yun. At along the journey, sabi nga natin, ng Christian life ay may mga pinapagawang Diyos. At ito nga, na-establish yung church. Nag-umpisa kami sa bahay. Nakakatuwa kasi nung first na service namin sa bahay namin, mas marami yung nuns nasa harap. Mga isa na lang yata yung naiwan doon sa may parang congregational na chair. Kasi lahat worker. So, salamat sa Panginoon at sabi nga natin, kung alam mo talaga yung purpose mo sa buhay, kahit saan lugar ay pwede kang mag-gather ng mga kasama mo para magpuri sa Panginoon. At ito, at nakita nyo at nagpunta kayo doon sa bahay namin, may maliit kaming pergola doon, ginaganap yung church, kasi nananalangin kung saan din kami mag-uupa. Sabalit, sabi nga natin, kung tapat tayo sa gawain ng Diyos, ang Diyos na sinasamba natin ay tapat. Amen. At siya yung nag-provide ng mga pangangailangan para maidaos ang kanyang gawain. Wow. So, salamat sa Panginoon. Napakabuti po ang Diyos natin na sinasamba. Amen. Wow. Nako, doktora, mukhang mas maganda ka ngayon, lalong-lalong tanungin, ha? Kasi mula sa bahay na sama-sama na 17, ngayon, nalipat na kayo, nalipat hanggang nagkaroon kayo ng sariling bahay. Tama po ba? Ang sunod ko sa iyong tanong, yan. Yung bahay ninyo naging church. Parang sabi mo, sandali nga, akala ko ba nakawala na tayo sa maraming tao sa loob ng bahay? Ngayon, nagpapasok na naman kayo ng mga tao sa bahay. Yan. Kwento mo nga sa amin yan, yung transition po ninyo, doktora. Opo. So, para sa amin po, normal lang talaga na may tao po sa bahay. Oh. Yun talaga yung culture nila, mommy at daddy. Sometimes, may nakatira na pastor doon, may nakatira na galing sa Pilipinas, kalilipat lang nila. Palagi may tao sa bahay. Oh. Palagi. Ngayon nga, may tao nga sa bahay. Yung mga pinsan ko, nakatira akin na mommy at daddy. So, yun po yung talagang heart nila na i-welcome nila yung tao. Yeah. Na sometimes kung walang tao sa bahay, parang tahimik. Naninibago sila. Opo, so sanay na sanay po talaga kami na mag-host, mag-welcome po. May coffee machine sa bahay, ako lang po yung gumagamit. Pero pag may bisita kami, palagi sasabihin ni mommy at daddy, Hazel, gawa ka ng kape, may bisita tayo. Sabi ko, sino naman itong bisita? Real life talk!
wala sa mga anak, mga magulong, makinig talaga tayo sa pinaggagawa natin. Pero yun po talaga yung heart nila na parang pinasado din sa amin po. So, I appreciate that. Okay. Yan. So, hindi na, para sa iyo, hindi naman siya naging burdensome dahil hindi crowded. Hindi na. Masaya po. Opo, oh, opo. Wow. Di ba pagbata, masaya pa eh, ha? Malalaman natin ang kasunod. Kung gaano kasaya yung kasaya. Gaano po katagal yung church ninyo sa bahay? Yan. Nung first service namin doon sa bahay, tapos after that Sunday ay nag-inquire nga ako ano at nakuha namin yung hall doon sa RDR, yung police hall ang tawag ano. Opo, Subalit during our weekdays services ay sa bahay namin ginagawa. Mm-hmm. Kasi Sunday lang namin nagagamit yung hall. Mm-hmm. Minsan pa nga ay pinapaapura kami kasi may susunod. So yun po yung minsan kung nagrerenta ka lang kasi may particular na oras lang yung paggamit mo. Mm-hmm. At yung bahay namin ay hanggang ngayon ay nagagamit pa rin na sa mga life group. Wow. Sa mga activities. Siguro, balik tanaw lang ako sa nung nasa Pilipinas pa kami, okay. Nangupahan rin kami ng isang apartment doon, dalawang kwarto, maliit lang naman. At talaga ini-invite namin yung mga kapatiran namin sa church. Tapos minsan, napupunta yung father ko from La Union to Baguio. Nagtataka siya. Sabi niya, saan kaya kumukuha si na Ernie ng mga inihahanda nila sa mga bisita nila? So, naging kaugalian namin yun. At yun ang dala-dala namin hanggang dito sa Australia. Kami nga, praise God ako. Kami, nagagalak, pastor ng pastor kami. Kasi sabi niyo, nandito kayo sa bahay namin. Yeah! Yeah. Hindi namin sila kasama sa bahay. Alam nyo mga kabanger, sorry ha. Napaka, alam mo, ito, no wonder bakit ang langit bukas na bukas sa pamilyang amen. To. Tama yung sabi mo, pastor. Hindi ka pagtaka. Hindi talaga. Lang partnership in the gospel. Oh, partnership also in resources. Yun, yan ang pinagpalang halatang halata. Yun naman talaga, alam mo mga kabangers, ito talaga ang talagang full gospel na sinasabi. Hindi po full gospel lang na Old and New Testament. Hindi lang po yan. Paano po talaga nag-manifest outside us at ating dinala inside us. Amen. Yung mga tao. Kaya nga, paano ba natin na i-usher yun ang tao balik doon sa pinaka-pangitain ng Diyos at itong mag-asawang ito, Doktora Nida at si Pastor Ernest. At yung anak na ngayon ang nagsasabi. Yan. Larawan ito ng seed of life na sa kanila. Praise the Lord. Alam mo, Pastor Dong, iba talaga pag may matang nag-aabang. Yes. Kasi iba. Ang unang nag-aabang sa kanila, yung nanay. Oo. Oh, oh. Sipin mo yung nanay. Oh. Darating yung mga anak ko, mga born again yun, maghahanap ng church. Oo. Oh. Naghanap ng church. At ngayon, yung nanay nandito pa rin, nag-aabang pa rin Nanay Loring. Kailan kaya ako tatawagin? I love you, nanay! Nanay Loring, ano? Nako, sabi ni Doc, ni Ate Pinky, si Doktora Hazel makes very good coffee. Uy, patunayan mo nga yan. Sabi ni Mitch de la Cruz, de los Reyes Silva, I remember Pastor Ernie and Doktora Nida hosting our youth for band practice for the joint concert. Salamat po. Ang galing. Sabi ni Pastora Cheryl Odal, oh, ganyan na ganyan din sila Pastor May, Pastor Dong, kaya isa ako sa pinagpalang nakatira noon. Pioneering stage of church is so memorable. Kaya nga ay sila Pastora Che, Pastor, naranasan nila matulog sa stage. Sino ang naranasang matulog sa stage at sa pioneering? At pinapapasok ang mga tao. Yeah. At yung minsan ang ating mga anak ay hindi mo alam saan isisingit. Hello, di ko pag pastora, sandali, di ko ma-imagine yung 17. 17 na tao sa isang bahay na maliit. Oo, tapos. Kapag tumapak ka daw may tubig. Buti, hindi mo yung natin, pastor. It's a miracle. It's a miracle. Yeah. Grabe yun, grabe yun. Hello kay Doktora Abigail Bravo de Jesus. Oh. Wow. Pinagpala. Okay, ituloy natin ang ating kwentuhan. Sa ngayon, Pastor Ernie, ang tanongin ko po sa inyo, paano niyo pong hinubog ang inyong mga anak ayon sa aral at tuntunin ng Panginoon? Praise God.
Umpisan ko siguro yung tatay ko. Yung tatay ko ay ang nakagisnan niyang, sabi natin, religion, sabi nila, ano yung nakasanayan natin lahat siguro karamihan na Pilipino. At talagang ginagather kami. Minsan nagtataka ako kung saan kinukuha ng father ko yung mga kwento niya na biblical kasi hindi na, wala naman siyang hawak na Bible. At yung si Herbert W. Armstrong ba yun? Yung parang Reader's Digest, parang gano'n yun. May mga anak ko napupulot siya at kinikinto sa amin. At sabi ko, nung nagbasa na ako ng Bible, eh, biblical naman yung kinikinto ng father ko. So, nung kami nagpamilya ni Dr. Anida, gano'n din, kinikintohan namin yung mga anak namin about Bible stories. At yung nga talagang nag-invest kami sa kanila, sa pinapadala namin na magkaroon sila ng piano lesson. Wow. Sila na nga, pinapunta ka, mag-aral ka ng violin lesson ka ako. Kasi puro gitara at kon na lang yung kikita sa church. Subalit, hindi niya masyadong pinursu yun. Pero alam niya rin mag-violin, gano'n, mag-yugilili, gano'n. Talaga. At dito po nahubog yung pamilya namin na talagang sama-sama kami sa isang church. Nakita niyo, sabi niyo noon na siya, si Hazel last Sunday, siya yung worship leader, si Yana back up, si Cedric, nandun nag-drum siya, yung mga pinsan nila ay nandun rin. Opo. Kumbaga, hindi naman ito Pastor Ernest Church, ano, kundi ito ay Church ng Panginoon. Yeah. At maraming, yung pamilya namin ay nandyan na sama-sama para maglingkod sa Panginoon. So, nagpapasalamat po ako talaga sa Diyos. Wow, talagang nakapag-raise ng next generation. Pastor Ernie, ilang taon na po ang New Life Believers Fellowship? Bali, magpo 14 years na dito itong June, itong 2023. Salamat sa Panginoon. Sabi nila ay teenager na kami. Ah! Pastor, sa iyo po ulit. Meron po ulit ako sa inyong tanong. Ano po? Gaano po kayo kasaya na nakikita ninyo ang inyong anak na natutuklas ninyo? Hindi lang pala sila tumutugtog. Kaya pala nila mag-MC, nag-level up, kaya nang mag-preach. Nakikita mo na yung sarili mo, Pastor! Amen! Praise God! Alam niyo po kung mag-preach si Dr. Hazel? Parang nasa conference ka na talagang mapupuspos ka. Sabi ko nga, thank you Lord, thank you Hazel. Kasi sa akin, minsan, pag mag-preach ako sa English, iniisip ko pa kung anong English yung gagamitin ko. Pero ikaw, very fluent, ano, sabi ko, talagang ginagamit siya na, very powerful po siya na ginagamit ng Diyos in terms of preaching and teaching the Word of God. So, salamat talagang nag-uumapaw po yung kagalakan ng aking puso na nakikita ko siya na ginagamit ng Panginoon sa kanyang kaharian. Yan. Maliban po kay Dr. Hazel, yung dalawa niyo pong anak, ano po ang naging involvement nila sa church? Bali, lahat po sila ay involved sa music ministry. Mm-hmm. Si Cedric ay yung nga sa drum siya. Mm-hmm. Ang ginawa namin kasi sa church, every Wednesday ay may tinatawag na congregational prayer, ano, meeting, praying with God in a meeting, parang ganun. Subalit may mga Wednesdays na sabi namin family prayer. So yung respective families ay nagpray-pray. So doon po minsan nag-share-sharean kami doon. Ginagamit namin ito na hindi lang family bonding, kundi a time with God talaga. So dito po, mas lalong tumitibay yung pagsasama namin bilang mag-anak sa pamilya namin. So napakabuti po ang Diyos at lahat ng ito ay ginagawa niya para kaming isang pamilya ay magsama-sama. Sabi nga natin, ano, a family that prays together stays together. At salamat sa Panginoon, magkakasama po kami. Amen. Yan. Thank you. Doktora, ikaw ang tatanungin ko. Paano mong pinapanood ang daddy mo mula nung bata ka? How do you, ano ba yung pinapanood? Naintindihan mo ako, di ba? Opo. Oh, yun pala naman. Watch. Paano mo siya pinapanood? Sa church po or kaya? Everything. Okay. Kasi may nagsabi kanina na magkamukha kayo lahat ng aspeto. You are watching him. Yeah. Yeah, so, nung pinanganak daw po ako,
tumakbo daw si Lola ba? Sino bang tumakbo sa hospital? Mm. Tinitingnan nila, sinong kamuka? Tapos sabi na, ay, Ernie. Magkamuka talaga. Ayos ah. So, I think a lot of people would watch Dad na magpipreach lang sa church po on Sunday. Mm. But I got the front row seat na napanood ko po siya sa bahay, na sa Bible study, kung saan man. And whatever he preaches on Sunday is just, you know, the outpouring or the overflow of the rest of the week. He has always been an example sa bahay. Ngayon, nakalipat na po ako, kami ng bahay, ng asawa ko. Siya pa rin yung nagpapalit ng doorknob. Siya pa rin yung, ano, Daddy, may lig dito or may ganito. Pwede ikaw mag-ayos. Siya pa rin yung gumagawa lahat na lahat. So, he really has led by example. So, lahat po ng ginagawa niya on stage at church, he does at home. He serves at home. Kung nakita niyo po how he serves our family, pinakamasarap na adobo. Every time, kasi for some time, nakatira po ako sa Gold Coast. Pag uuwi po ako, two-hour flight po. Pag uwi ko, palaging may pagkain sa table. Kahit 2 a.m. po, nag-touchdown yung flight ko, may pagkain po sa table. Kahit 8 a.m., kahit anong oras po, palaging naka-prepare po si Daddy. So, in those ways, nasa-serve po siya. Even sometimes on a Sunday, kahit yan yung preacher, magluluto pa yan sa umaga. Oo. Makikita ko po na mga 3 a.m., kung magsi-CR po ako or ano, makikita ko, nasa taas siya, nagpre-prepare. So, in those ways, nakita ko po how he leads by example. Wow. He doesn't just say it, but through his life mismo, makikita ko talaga that he lives it. Wow! Ang sabi po ni Jobel Santa Maria Sanchang, yes, the best adobo by Pastor Ernie. Kailangan matikman namin niya. Pati yung coffee, kailangan namin matikman. Sabi ni Emerald Tamay sa London, magkamukha nga po sila. Oh, confirmed. Okay, mukhang maganda ang ating pinag-uusapan. Mukhang na-emulate. Tama ba yung term? Na-emulate mo. DNA ni Daddy. Talagang nakita mo. Tanungin kita, kasi na-interview namin ang Daddy mo, nag-aral siya ng college, nag-masteral, 9 years. Ibang klase, si Daddy. Okay, nakita na natin sa on the spiritual side. Punta naman tayo sa natural, being daughter to your father. Kasi alam mo na ang Daddy mo ay, he is a full-fledged engineer by profession until he turned out to be a pastor. Ikaw, ano naman ang gusto mong makita pagdating sa pag-aaral, lalo ng iyong lang? Opo. So, as of now, so last year in December po, I graduated from dentistry. Kung si Daddy man ay 9 years ba? 9 years ka nag-college. Natalo ko pa siya. Ako naman 11 years po. Parang paligsahan yun ah. 9 years at 11 years, isulat nyo nga dyan, mga ka-daily life sharing. Ano? Talagang pag may 911, may nangyayari eh. Nung nakaraan yung 911, hindi magandang resulta. Itong mag-ama na to, 9 at 11 years, ang ganda ng nangyari. Teka nga, Pastor, para i-refresh lang po natin ang mga nakikinig. Ano po ba yung pinag-aralan nyo? Tinabot po kayo ng 9 years. At ginaya ka ng anak mo, ha? Lumampas pa 11 years. Ano ba yung mga kurso na yan? Yung unang kurso ko po ay yung Bachelor of Science in Industrial Technology. Major in Applied Electronics. So, Industrial Electronics. Tapos yung second na course na kinuha ko, which is Engineering, 5 years yun. Yung Bachelor of Science in Electronics in Communications Engineering. Plus another year na mag-review ka for the board exam. So, mga 10 years, parang ganun. 10 years pa na. Muntik pa kayong mag-abot. Muntik pa kayong mag-abot. Pati tuloy yung sinusulat ko, nawala eh. Ano daw, 10 years. So, madalit sabi, Pastor, Engineer, board passer po kayo sa atin. Opo. Tinatawanan ako ng auntie ko, sabi niya noon,
yung nakatira sa bahay namin, bakit pati electronics mo ba? Board exam? Sabi. Sabi ko, mayroon naman. So, yun po. All 10 years! Sabi tuloy ni Samuel Siruela, ha? Mukhang mahirap po kayong maging magulang. Ang sakit ang ulo eh. Baka sumabog sa mental hospital ang aabutin ko dyan. Hindi pa natapos doon, Pastor. Kasi si Hazel mag-graduate itong December last year. At nagbibiroan kami. We have two doctors. Sabi ni Hazel, no, not two doctors, three doctors. Kasi during that year, ay nag-aral pa rin ako ng yung masteral, yung doctorate, pati yung PhD, sabi nila. So, kung wala nang katapusang pag-aaral. Eh, hindi lang pala 11 years ito eh. Walang katapusang pag-aaral, hanggang ngayon nag-aaral pa. Ibig sabihin, Pastor, kung sa mundo ang haba ng buntot mo, engineer ka na, doktor ka pa, pastor ka pa, faith healer ka pa. At least hindi fake. Ang galing! Nako! Hindi lang pala 11 years. More! Ikaw pa lang, hindi ka pa, may hahabulin ka pa pala kay daddy mo. Okay, naalala niyo na ang pag-aaral ni Pastor Doctor Engineer. Ay. Saka, ano po ba gusto niyong itawag sa inyo, Pastor? Brother Ernie. Wala pa dun sa sinabi natin. Brother Ernie pa. Bakit samantalang sa atin eh, nagpapalit ng pangalan, Pastor na nga, gusto pang Apostle Soins. Ay, wag na. Wala. Bura. Delete. Tuloy tayo kay Doktora. Doktora, ikaw naman. Bakit po ba kayo 11 years, ha? Mag-aral? Opo. So, my first degree po, when I graduated high school, the first degree that I entered was a Bachelor of Science with a major of Physiology po. And at the time, tinatry ko talaga na makapasok po sa dentistry. So, dito, baliktad po. Instead of my board exam at the end that you need to pass, my entrance exam po yung dentistry dito. So, my exam po na parang 8-hour exam na, di ko alam, di ko talaga kaya. 8 hours na exam. Ilan beses ko na-take yung exam na yun, mahirap po talaga. So, sabi ko, sige, mag-aral ko ulit. I don't know kung saan to nagaling or you know kung by the spirit talaga na mag-aral ako ulit tapos para tumaas yung GPA ko po. So the second degree that I studied was another Bachelor of Science majoring in chemistry naman po. Yung una Bachelor of Science majoring in physiology. Opo. And through that degree ang dami ko pong opportunities through that degree, so in that degree, I really lifted it up to God, and I really held on to Colossians 3:23, that whatever you do, do it unto God, not unto your like earthly masters. So I did it with all my heart. Nakapasok po ako sa Dean Scholars Program through that degree. May mga opportunities din po kami. May scholarship po ako na nakapasok po ako sa China. Parang ilang weeks po kami sa China, nag-aaral po. May isa po kaming course na nakapunta din po ako sa Great Barrier Reef. Isipin niyo sa course na to. Kung saan-saan po ako dinala ni God sa course na to. So it was a degree that really opened my eyes and allowed me to have all those opportunities and to really enjoy. I really enjoyed being a student talaga. And then towards the end of that year po, hindi pa rin po ako nakapasok sa dentistry. Hindi pa po. Ilan taong ka na nag-aaral noon? 24. Hindi ila 24 years old. So I started at 18 po. So 18? 6 years na po 'yon. Sige. Nakapasok po ako naman sa honors because yung kung Dean Scholar ka po, diretso na po sa honors. So that's given to you. Tapos I remember at that time, sabi ko, sige, God, if this is for me, maging scientist na lang ako na parang sa chemistry. Parang nalungkot ako nung sinabi ko yun out loud.
na parang ayoko na, nasa lab lang ako. Like, parang nakakalungkot, wala kang kasama, yung mga chemicals lang nakasama mo. But praise God, within a few months of that, doon po ako nabigyan ng opportunity na mag-aral po sa Queensland ng dentistry po, which was a 5-year degree on top of that. 6 plus 5, ayun na, 11 na, gagraduate na tayo. Oh. Tapos, sabi ni Ate Mitch, 9-11 daw po birthday niya. Oh, tapos? Opo. So, nung finally isipin niyo po, how many years I had waited since I was high school, at the end of high school, to the time na nakapasok po ako was 7 years total. Oh. So I waited 7 years na makapasok po ako sa dentistry. And the day that I got it, so hindi ko po, ilang beses po ako nag-fail na makapasok, or ilang beses po ako na-reject. So the day that I read the message, talagang, I fell down to my knees crying, and the first I thank God, and the first person that I ran upstairs, sabi ko, Dad, nakapasok na ako. Tapos si Daddy pa, sabi niya, ay, congratulations anak, ala, kinuha ko yung kamay niya, inakap ko siya. Because I know na to study for that long, it's very hard to do so without the support, without, you know, like, hindi nila ako pressure na magtrabaho ka na, magganito ka. But they really let me have that opportunity to study if I could. Kakaiyak. Hindi ako naiyak dahil 11 years ka nag-aaral. Bakit bang hirap bang mag-aaral ng dentistry dito? Ba't matagal kang nakapasok? Opo. So, ilan lang po yung dental schools dito po sa Australia, at saka ilan lang din po yung na-admit every talaga? Year. Opo. Oh, mga ka-daily life sharing, para ka palang pumapasok sa butas ng karayom. Sige nga anak, ikwento mo, para alam nila, meron silang clue, mag-dentist na daw kayo dito. Umanda ka muna ng 11 years. Oh. Opo. So, parang growing up, so, dentista po si mami. Panoorin niyo yung series niya sa daily life, no? Backtrack kayo muna. dentista po siya, pero yung nakarating din siya dito, parang yung qualifications niya is nil unless mag-bridging course po siya. Mm-hmm. So parang nakita ko kay mami, ay, kung kaya ni mami, may tatlong anak pa siya. Oh. Siguro kaya ko. Wow. pero they always encourage me. There were times na sabi ko kay mami, ay, mag-ano na lang ako, mag-interior designer na lang ako, mag-architect na lang ako, kung ano-ano. Sabi ni mami, itry mo pa rin. Kaya mo yan, anak. And same with Dad, you know, they really prayed for me every week at prayer meeting. Naririnig ko si Mami, she would pray for everything. Sometimes, naririnig ko pa, ipapray niya, Lord, tanggalin mo yung taghiyawat ni Hazel. Ganon ka-specific yung prayer ni Mami. I love you, sister! Ibang never doubt a specific prayer. Sabi ko sa iyo, ibang classic eh. At yung tigyawat yung nilalay Hazel. Oh, Lord, tanggalin mo yung tigyawat ni Lydia. In Jesus' name. Ganon. Ganon ba? Ang galing eh. And so, nakita ko po how faithful they were in pursuing that. So, at the time, mom had 3 kids. Si daddy was working during the weekdays po. Tapos si mami naman, sa weekends, sa gabi po siya magda-night shift naman yon. So parang nakita ko po how hard they worked. And obviously, to start a business in Australia, that's a big, big thing. It's not a small thing. Mm. So of course, yun din po yung heart's desire nila mami at daddy, na may legacy din po yung clinic. Mapasa din yung parang pinaghirapan nila. Mm-hmm. So I still tried for that exam. How many times I did it? I sat that exam, talaga, hindi ko po talaga kaya, mababa talaga po yung score ko. 8-hour exam, my humanities, my science, my essay, my problem solving, lahat na nasa exam na yan. Talagang nahirapan po ako. And I really cried out to God, God, bring me to a pathway that parang only you can do. Wow. So, kung saan man ako nakapasok, nag-apply po ako sa Queensland. Sa Griffith University on the Gold Coast po. Nag-apply po ako doon.
And at the time, yung requirement nila is titignan nila yung GPA mo kung mature age student ka na. Yeah. Because mature na ako eh. Ilang years na ako nag-aaral na sa uni eh. Mature na mature eh. So, because I was a mature age student, yung kinuha po nila is yung GPA ko at saka yung mga extracurricular activities ko po. So, parang resume din. Kinuha nila yung my extracurricular activities ka ba sa church. So, at the time, I was also leading the music ministry, the youth ministry, and my degree po. So they looked at everything. They looked at naka-Dean Scholars program po ako. Wow. And through that, nakapasok po ako, hindi naman sa postgraduate program, which needed that exam, yung pinakamahirap na exam na hindi ko kaya. But it led me to a program that was an undergraduate na hindi prerequisite yung exam na yon. So nung nakapasok po ako, alam ko talaga that only through God's grace po. Wow! Parang ang narinig ko kay Dr. Hazel, ang tindi ng challenge niya sa mga exams. Napansin niyo po ba humanity, science, essay? Anak, puro ka lang ba aral? Wala ka bang MU, love story, love life, real life talk, mga ka-daily life sharing? Parang nakakapagod, puro aral ng aral. Sabi ni Samuel Siruela, hindi pa kayo daw nagtayo ng university. Puro po kayo aral. Anak, is it okay? I will ask that question. Kasi para malaman nila na... Tao ka pa rin. Oh, tao ka pa rin. Aral ka na lang ng aral. Hindi ka ba nasabay ng naibig? Ha? Exempted ka ba sa mga kabataan na naibig? Sa asawa po ni Hazel Panawagan, nakaraan po to, wala pong kinalaman sa inyo to. Pinakasalan ka niya. Ay, nako! Nandito sa studio! Oh, ang lamig-lamig ng panahon, biglang uminit. Ba't nandito siya? Exacto, nagtanong ko, love story. Let the love story begin. Okay. So, praise God po. Alam niyo po, pag... So, during that time, my long-term boyfriend po ako, which didn't work out, we were together. Parang pag-aaral din? Parang pag-aaral ko rin. Parang ang galing mo talaga sa long term. Long term. Pero naman sa long term, may pass and fail. Okay na, balance na. Tapos? And at the time, so the relationship had fallen apart. I mean, we're okay now. We're still friends. We still talk. And at the time, actually, it was before nakapasok po ako sa dentistry. So it was when I was 24 years old. Parang that relationship had fallen apart. And at the time, I was lost. I was confused because parang everything I had known or everything I had envisioned, parang nawala. Sabi ko, God, 24 na ako. What I had invested, the time in that I had invested in that relationship, sayang ba yun? The time that I had invested into my studies, sayang ba din yun? Kasi at that time, yung degree ko pa rin was, it didn't really lead to a specific career. It was a very broad, siguro, Bachelor of Science, very, very broad naman siya. Kailangan mo pa rin mag-specialize, mag-ano, further study for you to do well in that field. And at the time, that was my lowest point. And I'm so grateful kahit kay dad, to have a dad that you can cry on their shoulder, to have a dad na, there were times na ayaw ko bumangon, ayaw ko kumain, and my dad knows I love brunch. I love brunch. Sabi niya, tara Hazel, labas tayo, mag-brunch tayo. Aww. Sabi ko, sige. And he took me out and he really took the time to listen to my heart and to really hear me out and to give me solid advice. Man. And it was not long after that nakapasok po ako sa dentistry and nakapasok po ako sa Queensland, and God was so faithful and God was so good, because little did I know that it was in Queensland that I would meet my now asawa, si Ralph. Isipin niyo po, taga Canada pa yan. So nag-aral din yan sa Queensland. Oh! So for us, galing ng Canada napunta ng Queensland. Opo, for us to be able to meet in a different state and doon mo lang talaga nakita only God, right? Yeah. Opo. So,
Meant to be, meant to be. Nako anak, talagang from generation to generation. Pastor Dong, alam mo ba nakita ko sa kanya, compound anointing. Yeah, compound. Hindi ba naman compound? Nakuha niya yung grasya ng tatay niya, nakuha niya yung grasya ng nanay niya. Ang nanay niya, grabing magpursige. Mm. Dentist ka anak. Oo, grabe, no? Kaya makikita niyo mga kaabangers, ang principle dito is yung in down times, meron talagang dapat masulingan. Meron, kung meron mang tayong problema ang kinakaharap, maganda ho talaga na hindi kayo lalayo sa magulang. Oo, yung bigyan ka ng solid advice na talagang iaangat yung level ng spirit mo para makapagpatuloy ka doon sa mas malaki, na di ka matenga doon sa isa lang side, kundi makita mo yung malaking dreams, mas mataas na dreams. Kasi pag makita mo yung mataas na dreams na yun, yung malaking dreams na yun, at nandoon yun sa magulang nakikita, nandoon yun sa mga payo ng wisdom ng mga magulang. At kapag nakuha mo, na pick up mo yung malaking dreams, tangay yung lahat ng maliliit na mga pangarap, pastora. Sabi pastor ni Emerald Tamayo, naiiyak ako, 1 in a million si Daddy Bishop Ernie. Yes, amen. Nako, Hazel, Doktora Hazel, sorry po. Double portion yung natanggap mo. Grabe. Tama po ba? At hindi lang yon, anak. Ang tagal na pinaghirapan ng magulang mo, ang bilis ng pagsalin sa iyo. Wow. Amen. Tanungin kita, Doktora Hazel. Nung narinig mo, anak, yung testimony ng iyong mga magulang, are you aware of what really happened to their life? Especially those years na, yung formative years nila, paano nila i-build kung ano man ang meron kayo ngayon. Opo. So, when we came to Australia po, isipin nyo, dalawa lang ba yung suitcase natin? And over kilo pa kami. So, sa airport po, bukas pa yung lagahe namin, nag-unpack si Mami, tinitimban niya, tinitingnan niya kung kasha ba or hindi. But they came to Australia with the bare minimum po. So, si Daddy naman po, so manager na po siya sa Pinas, parang established na po sila, but it was really in their heart to give their kids an opportunity that they wouldn't see the struggle that they had faced growing up themselves. So, alam niyo din po yung story ni Mami na parang napaghirapan, she had a hard time to go through with her studies, nagmaghanap ng tuition, magganito. So doon po nanggaling yung parang heart nila na, anak, mag-aral kayo. Doon po yung nanggaling na parang, sige, we'll support you. We don't ever want you to have the struggle or to feel like you were deprived of that opportunity. So from then on, even when we were growing up as kids, at the time when Mom was studying, we would only see her once a week po. So on a Sunday night, magdi-dinner kami kasi at the time nag-aral po siya sa boarding house. So at during then, sometimes kasama namin si nanay, si tatay, mag-aalaga sa amin, ako po mag-aalaga sa kapatid ko. And then dad would, you know, really take care of us throughout the week. So nakita ko po kung gaano sila parang how hard they worked. Wow. I remember one time being a kid, nasa Coles lang po kami, and I really wanted this book. Hindi ko alam, it was a book about a pony or ano. And I said, Dad, gusto ko tong book na to. I really want this book. And sabi niya, anak, kailangan natin mag-save because your mom is going through school. Wow. And at the time, parang hindi ko maintindihan as a kid, right? Hindi mo maintindihan na, ay, parang gusto ko to ngayon. But you know, the following week, because I know my dad's heart is so, parang he has his heart for his children. The next week, binili naman niya yung book. And not only that, but even though we only had what we had at the time, week in and week out, dinadala po kami sa McDonald's ni Daddy every Saturday, may Happy Meal kami. And you know, for
for me, just the consistency that even in those hard times that they were trying to make ends meet, they were trying to put mom through dental school, dad was consistent. He was reliable. So alam ko, like, okay, every Saturday, may treat kami na may McDonald's kami, may Happy Meal kami. Dad would spend time with us talaga. So nakita ko po yung hirap nila. Siguro yung mga tao na parang they only met mom and dad now, you're able to see the fruits of their harvest, parang the seeds that they have planted years ago. Because yung seed na na-plant naman nila noon, it takes years, diba, before you can see the result. Pero the one seed that they put in, bumalik sa kanila, not just as another one seed, but as a tree na may maraming prutas, maraming ano. So I really praise God for their lives. Na parang I myself, I'm lucky, I'm blessed enough to just live under their grace and their, you know, their hard work to reap the fruits of their labor po. Amen. Wow. Anak, wait, anong pa ako sa'yo? Now that you are a full-fledged dentist, diba, nakita mo from the very beginning how to be a dentist, it's not easy. You have seen your mom, how she failed many times, but how the Lord give her the strength to rise up even in the midst of a very difficult situation. What can you say with your mom today? Kasi you have been through what she went through. Yeah. Opo. So, during the time na nag-aaral po si mami to pass the exam, I remember the day that she failed one of her exams because that day, pag-uwi ko, may bago kaming washing machine. Tapos, umiyak lang si mami. Pinapanood niya yung washing machine, umiikot. So parang bumili siya ng washing machine to cheer herself up. Ay, no. Kaya pala yung washing machine dito, dalawa eh. Parang, isang pangtuyo, isang panlaba. Meron palang simbolo yung washing machine na yan. Talagang pinaghirapan niya talaga po. Si doktor. Opo, so a lot of you probably see the other side of their blessing, but you don't necessarily see the hard work that went into it. Yeah. Po. So nakita ko po all the nights that she stayed up, you know, studying. Alaga niya pa si Liana noon, kinikwento niya sa amin noon, si Liana, kinuklose niya na lang yung door. Tapos sometimes nakakatulog sa amin kasi nakakalipas siya sa shift. Tapos si Liana, pag-ising na ni Mami, nilalagay na lang yung biscuit sa bibig ni Mami, ginigising na lang ni Liana si Mami. Ganun kapagod si Mami. But she works so hard. So even now, working alongside Mom, nakikita ko, she works a long day. Sometimes mas maiksi pa yung hours ko sa kanya. Ilan talaga yung pasyente ko compared to her. Sometimes back-to-back siya. Pero pag uwi niya, she will never complain. She will never say, ay, pagod ako. Sasabihin niya, tara, manood tayo. Tara, saan tayo? Tara, kain tayo. Palaging ganun. So parang na-encourage po ako na nakikita ko that their strength really comes from the Lord. Na diretso sila sa prayer meeting, diretso sila sa Bible study. Kahit sometimes, nakikita mo hindi sila napapagod mag-serve po. So I thank God for hindi lang work ethic nila mom and dad, pero nakita ko po talaga yung faithfulness nila and how they do with everything they have and everything they do it with all their heart po talaga. Thank you, Hazel, Doktora. Sana lahat ng mga anak katulad mo. Nakikita ng mga anak yung hirap, pagod ng mga magulang at sinuklian mo naman talaga ito. Tinapatan mo. Sinuklian mo, tinapatan mo, kaya hinigitan mo pa. You are very young. Alam mo, Pastora. Ano man ang narating ng magulang mo ngayon, mas dodoble pa. Ang isa pang maliwanag dyan, Pastora, yung kitang-kita niya sa dalawang mata, nararamdaman niya, di lang nakita niya sa dalawang mata, nararamdaman niya yung, at nakikita niya by example, yung living proof na yan, na mga pagtitiis, hindi lang magic na dumating ang pera sa kamay na walang pinuhunang pawis. Ito, kitang-kita ng anak. Ang ibang mga anak, ang alam lang ay humingi eh.
ang ibang mga anak ang alam lang, pa, tuition ko, pa, ma, ganito, ginigipit pa ang mga magulang. Pero nararamdaman ba nila yung mga hirap ng mga magulang? Yung minsan, antindi nun, si Liana, sa sobrang pagod ng mami nila, ilalapit na lang yung biscuits, di ba? Nakakaiyak yun. Alam niyo mga kaabangers, ipasa niyo to sa inyong mga anak. Ipasa niyo yung palabas na ito kasi hindi talaga itong daily life sharing na to. Hindi lang ito para lang pag-usapan natin na ito ang ganda na ng buhay nila. Hindi, pag-usapan natin ano ang proseso. Ano ang mga dinaanan nito bago lahat na nangyari ito kasi ang saya natin, oh, ganito na pala siya. Pero di niyo alam kung ano ang pinuhunan niyan, paano nagbungkal, paano nagdilig, paano itinanim, paano lahat yan pinag-uumpisahan. Kaya mga kaabangers, tingnan na lang natin ang salita na to, Genesis 12, di ba? Sabi din doon, through you all the families of the earth will be blessed. Through you all the families of the earth. Pero alam niyo ba kung anong pinagdaanan ni Abraham? Di ba ang dami? So di madali. Kaya lahat ng mga lingkod ng Diyos sa Bible, may pinagdaanan, itong maganda. Sabi ng 1 Peter chapter 4, si Jesus ay nagtiis man din. At bakit siya nagtiis? Para bigyan tayo ng halimbawa na sa kanyang pagtitiis, sa pamamagitan ng pagtitiis, itong magandang balita, ay lahat tayo ay makakaiwas sa pagkakasala at likong buhay. Ang pagtitiis pala ay nagtuturo para maalis tayo doon sa likong buhay. Amen. Huwag niyo pong akalain na ang pagtitiis parusa. Ay naku, hindi po kayo pinarurusahan ng magulang niyo. Kala niyo ang tindi ng magulang namin sobrang higpit. Hindi po, di niyo lang alam kung paano katinding dinisiplina rin nila ang sarili, maitaguyod lang kayo. Amen. Maitaguyod lang ang mga anak. O akala natin, oh, engineer si ganito, si Pastor Ernie, doktora na siya. Balikan natin ngayon ang patutuon ng anak na ito. Ito po ang legacy. Makikita nyo po, inheritance and legacy ito. Panginoon ko, talaga naman, parang, hey, hallelujah, pastora, tuloy mo lang. Ang grabe. Antindi na taas. Nakakaiyak talaga. Kung hindi lang tayo live, kanina pa akong umangal-ngal dito. Ang hirap, ya. Kasi ang hirap magbasa, eh. Kailangan nating magtrabaho, eh. Grabe, pastor. Para sa Panginoon, sabi tuloy ni Samuel Siruela, when my daughter graduated as BS in nursing and passed the board exam, she came to me, Daddy, can I come back to school and take as a physician doctor? I said, sorry, I'm retiring my work. I don't have funds for that, but she is now a nurse in America with her family. If I have money, I wanted her to be a physician tapos doctor. Tapos lang talaga. Wow. Hallelujah. Mga ka-daily life sharing, nandyan pa ba kayo? Yun. Pastor Ernie, mag-relax ka muna dyan. Tanungin ko pa ulit ito, si Doktora. Iba talaga ang panganay, eh. Nakikita ang lahat, eh. Oo. At ang maganda, nakikita niya, nakamulat ang mata. May mga anak nakikita, hindi man tinitignan. Hey, naku mga anak, pwede ba? Nakikita ninyo na bukas ang mata nyo. Sa madalit sabi, pag nakita mo, may ginagawa ang magulang mo, tumulong ka kaya. Hindi, nakikita mo, nakatayo ka lang dyan, nakapamaywang ka pa. At tawagin mo pa yung tatay at nanay mo, hoy, kamo pa, mahiya ka naman. Makinig ka dito, anak, makinig ka. Nako, magandang kwento ito. Balikan kita, Dr. Hazel. Doktora, hindi ako nagagalit ha, sa'yo. Hindi ako sa'yo nagagalit. Sa mga anak na matitigas ang ulo, nakikita pero hindi tumutulong. Nakikita, may mata pero bulag. Huwag ganun, mga anak. Grabe ito. Napakasarap sa isang anak ang magbigay ng karangalan sa mga magulang. Hallelujah. At saka, pastora, dagdag pa, no? Ano po? Ang seed kasi, ang salitang seed ay access yan. Huwag ninyong maliitin na ang seed ay para lang na ano, access ho yan. Binubukas ng seed ang future mo. At second, ang seed ay talagang magdadala yan ng future mo. Kaya nga ang seed is a seed of honor. Amen. Kasi if you don't have that attitude of gratitude, your future will be in trouble.
Because in Hebrew chapter 12, sabi doon, no honor, no future. No honor, no honor, no future. No respect, no future. Kasi ang isa talaga na dinidevelop ng seed is attitude of gratitude. Yan. Don't forget the hands that feed you. Amen. Iyan po ang maliwanag, mga kaabangers. Amen. Kung makita lang ito ng buong mundo, wala hong mahirap ngayon. Yan. Makita correct. Lang ito ng bawat individual, wala pong mahirap ngayon. Ang kahirapan ay nagsisimula yan dahil doon sa pagiging fatherless. Naging anak tayo na hindi kumikilala na may mga magulang sa itaas natin. Amen. Nakalimutan natin magbigay parangal. Amen. Ay nako, mga kaabangers. Ako, hallelujah. Pastor Dong, alam ko na, pagtanda ni Pastor Ernie at ni Doktora Nida, hindi sila ilalagay ng kanilang mga anak sa isang lugar na may nag-aalaga sa kanila. Yeah. Kasi nag-raise sila ng honorable ng anak. Amen. Grabe. Sabi ni Marcia Pato, "Uy, hello, manang Marcia. Hi, Hazel, I miss you, anak." Oh, may nanay ka dito, Hazel. Sabi niya, nako, Hazel, Doktora Hazel, may kasunod pa ako sa iyong tanong. Kasi double portion yung natanggap mo, anak. Ano, nakita mo yung sakripisyo ng mama mo nung nagre-review siya and all. At nakita mo din kung paano siya'y nakapasa. Ikwento mo nga sa amin yung larawan o yung moment na si mami mo ay nakapasa. Sabi ni nanay doon, tatlong beses before pumasa po si mami. Hmm. Ilang beses po talaga before pumasa si mami, eh kasi medyo bata pa rin po kami noon. Yeah. We really didn't understand what was happening. Pero, the day na pumasa po siya, not too long after, hala, malaki yung faith nito, bumili na ng clinic. Oo. Oh. Kahit walang pera kami, bumili ng clinic. Grabe. Malaki ang faith. So, para sa akin, I rejoice with mom because pinaghirapan niya po yun. And she already became a nurse dito po, so qualified nurse na po siya dito. Mm-hmm. Pero parang hindi po siya kontento. Nakikita niya sa trabaho niya na parang hindi yun yung calling niya. Mm-hmm. So, nagpursige po talaga mag-dentistry. Ilang beses po, nag-take ng exam 3 beses before pumasa po. Mm-hmm. And then, when she passed, nakita ko po talaga yung parang na-fulfill po yung calling sa kanya. Kung ilan ng tao na na-bless sa buhay niya because of this avenue, ay hindi lang po siya naging career mismo, pero naging purpose niya po. Nako anak, nakita mo na yung hirap at tagumpay ng iyong nanay. At nakita mo, Dr. Hazel, kung paano silang naglingkod. Everything, sabi mo nga, everything is open for the people. They can come in, they can eat with you, your parents, with the whole family. As para bang sinasabi na what belongs to you belong to other people. Tama po ba? Being a pastor's kid, na sinasabi nilang PK, being a pastor's kid, tanungin kita anak, real life talk. Ano yung mga nakikita mo na joy ng parents mo when it comes to the ministry? At ano yung nakikita mong failure or frustration sa kanila pagdating din sa gawain? So, as a PK, it is difficult. It's different. You're set apart. It's very, you know, hard to see them sometimes, to be tired, to kind of see the effort and energy that they put into everything. Pero hindi man sila parang pwede English na lang. They never ever parang look to their own weakness. But during those times na napapagod sila or nakikita mo na, there were times obviously throughout church life, you'll have church members that come and go, and it is tough because they become people that are essentially a part of your family. So it was difficult to see during those times, like behind the scenes, na parang they wholeheartedly pour out to other people, and for other people to come and go, it's tough. But nakikita ko rin yung parang joy nila na mag-share.
kahit sa clinic man, isipin nyo, kung pumunta po kayo sa church, sometimes mamimit po kayo, ay, paano po nyo nalaman yung church? Sabi nila, ay, pasyente po ako ni Doc. Ay, na-meet ko lang si pastor sa ganitong conference or ganitong ganyan. Mm-hmm. So, parang they never miss an opportunity to share. Na talagang naging joy nila to share the word, naging joy nila na i-share din yung joy na binigay sa kanila ni God po. Sabi po ni Ate Mitch de los Reyes Silva, I feel you, Dr. Hazel. PK children! Oh, lumabas na kayo! Mga PK children dyan! Can you please share sa daily life sharing what are your experiences even though they are difficult? Alam mo, may aral tayo na nakikita dyan. Oo. Pastor Ernie, ikaw naman. Yan, tanungin po kita, Pastor. Sige po. Ang tanong ko po sa inyo, being a father and being a pastor to your own church and to many pastors, even in the Philippines, how do you manage that? Sa pamagitan po talaga ng grasya ng Panginoon. Kasi kung wala po yon ay matagal na rin ako siguro wala sa ministry. Real life talk, mga ka-daily life sharing. Ituloy mo yung kwento na yan, basta. Siguro balikan ko si Hazel ano, nung first year niya sa Gold Coast, sa Queensland. Sabi namin sa kanya, dalawa kami ni Dr. Anida. Anak, sabi namin sa kanya, we will invest many things to you. Pag tumanda na kami, huwag mo kaming kalimutan, ah. Sabi ko, natutuwa. sabi niya, of course, sabi niya. So, ito yung nagbigay sa amin ng galak sa amin sa paglilingkod sapagkat mismo ay nakikita namin yung pagkataon namin sa aming mga anak na talagang nandun yung commitment nila. Kung may sasabihin ka, never na, siguro may mga ilang beses lang, pero most of the time, kung may sinabi ka sa kanila, ay talagang sinusunod nila. And then they will even throw a surprise party sa'yo. Yung parang, oh, may ganito pala. Yung parang magagalak ka. At yung sinabi nyo nga na kahit sa pamilya, biologically ginagawa ko. And I praise God that I can do these things also sa spiritual family ko. Kung ano yung bliness sa akin ng Panginoon, nandito lang ako bilang isang lingkod na ginagamit niya para yung mga kapatiran ay patuloy na lumakas sa kanilang pananampalataya at magbigay ng talagang nauukol na papuri, pagsamba at pagbibigay ng talagang respeto sa ating Diyos na buhay. Kami man din, iniisip ko nga sapagkat kanina nagkaroon tayo ng meeting ng mga Filipino pastors. Sabi nila in 2033 ay exactly na 2,000 year ano ng church. Iniisip ko ilang taon na ako noon, 60, ilang taon na ako ngayon, 72. Buhay pa kaya ko noon. Amen! Buhay pa! At ang purpose ko naman, ano, buhay pa o ano, basta yung patuloy na maglingkod sa Diyos. Sabi nga, may topic kami sa yung dinadaluhan kong study ko. Sabi niya, walang retirement daw sa Panginoon. Amen. So, kaya nagpapasalamat sapagkat hindi ko naman inaangkin lahat ito. Ako lang ay ginamit ng Diyos para maipasa rin sa aking mga anak, sa mga taong pinagkalob ng Diyos sa akin, kung ano talaga yung tunay na kahulugan ng new life. So, salamat sa Panginoon. Amen. Pastor Ernie at Doktora Hazel, may nais pang bumati na dalawa sa inyo bago po natin ipagpatuloy. Salamat, Gabi, paki-play mo nga ang nagpadala ng message sa kanila. Hi everyone, I'm Katrina Cartas, the niece of Pastor Ernie and cousin Dr. Hazel. Tita Ernie, I just want to say that I appreciate you as my pastor and uncle. Thank you for always being so generous and for taking care of me, especially when I was younger. When I used to come to your house every day after school, you would always greet me and made sure that I ate. And I appreciate you as my pastor, as you bring the church closer to God through your preachings and encouragement
And to Ate Hazel, you already know you're like a big sister to me. Thank you for being such an amazing role model and for teaching me things ever since I was young. You're just so fun to be around. And I just want to say that I hope you continue to be you. And for the both of you, may God bless you. Bye. Hi, I'm Cedric Cartas, and I'm the second child of my dad, Pastor Ernie, and I'm the only boy in the family, and I'm also related to my sister, Hazel, and the one thing I can say about them, they show true, genuine kindness, and they're always humble in what they do, and yeah. My dad has planted many churches in the Philippines. He's changed many lives, and he's planted so many churches that, like, I can't even count how many churches he's planted in the Philippines. He's changed many lives, especially in the rural areas in the Philippines, the provinces, and is continuing to expand the kingdom of God. And to my sister, I love her, and she does so much for me, and I really appreciate everything that she does, and it really warms my heart. Yan! Nako, Pastor Ernie, kwento nyo nga sa amin ang inyong dalawang anak na ka-graduate. Na rin po ba sila? 11 years din ba silang nag-aral? Ay, opo. Yan po si Cedric, yung pangalawa naming anak ni Dr. Anida. Nakasiguro, dalawang kurso na rin siya. Matagal na rin siya nag-aaral katapos lang. Mapagmahal talaga sa eskwela. Tama sabi ni Kuya Samuel, di pa kayo nagtayo ng university. Malapit na. Abangan mo, Kuya Samuel, mag-enroll tayo. Tapos po. So, yun, nakatapos siya ng information technology. Ano pa yung kinuha niya, Hazel? Diploma, tapos IT. Tapos nag-aral siya ng dental technology. At yun, nakatapos, nag-put up siya ng dental laboratory niya. Wow. Tapos actually naka-enroll siya sa mas higher level ng dental technology pero na-injured siya kaya nagkan muna siya, drain up niya muna yung course na yun. Oh, so ibig sabihin talagang mapagmahal sila sa mga dental clinic, dental technology. Kaya kung kayo po ay kailangan nyo tumubo ang inyong ngipin, hanapin nyo lang po ang Blue Spy Dental Clinic. May tatlo po silang mga branches dito sa Australia. Kaya kami nandito, hinihintay namin tumubo ang aming ngipin, ha? Kaya ipanalangin nyo matumubo ng ngipin namin para makauwi na kami. At ang bunso po, Pastor? Si Liana, yung bunso namin. Siya yung naipanganak na dito. Nagpunta kami dito ng 1999. Year 2000, naipanganak si Liana. Kasi nung dumating kami dito ay winter, malamig, kaya nabuntis. Nabuntis si Doktora. Tapos may nakasalubong akong isang elderly dito. Pinagalitan ako, bakit mo binuntis yung asawa mo? Paano siya magtatrabaho? Sabi siya. At salamat kay Liana at naka dalawang courses na rin siya. Dalawa din? Opo. At actually nabigyan pa siya ng honors na wow. Course. At yun, nag-exam siya ng yung qualification exam, yung GAMSAT, sabi nila to enter also kasi the influence ng kanilang nana ay napakalakas po na gusto ring mag-dentist. Hinihintay niya yung offer din po. Wow, grabe. Nakakatuwa. Nako, mga ka-daily life sharing. Alam nyo ba na si Brother Ernie daw ang tawag ko siya. Si Pastor Ernie. Lalito ako tuloy bigla. Engineer, doctor, pastor. Bandang huli sabi niya, brother na lang. Sabi eh. Siya po ay, tama po ba ako? Please correct me if I'm wrong. Nag-resign po kayo sa inyong trabaho bilang engineer at nag-full-time po kayo bilang pastor. Apa nung na-aprobahan na yung visa namin sa Australia, yung naging
area manager din ako ng company na pinagtrabahuan ko. Opa. Nakakatuwa sapagkat last day ng aking trabaho ay Friday. Hmm. So Saturday ay nagbiyahe kami. yun, diritso. And then dito ay ang ganda po ng programa ng gobyerno ng Australia kasi may access kami yung tinatawag na professional access for international migrant kanon. So nagpunta ko sa school and then later on may tinatawag na placement kami, inabsorb na ako ng company na yon. So nagamit ko pa rin yung pagiging engineer ko sa company na ito. Opo. Until the time na si Dr. Anida ay nag-put up ng clinic, sabi niya tulungan mo na ako dito. Hindi talaga ito si doktora, lahat hinihila. Sabi niya, sabi pa sa akin, mas mataas yung sweldo ng aking staff kaysa yung sweldo mo, sabi. Ano ba yan? Magtrabaho ka na lang sa akin, sabi niya. So, hanggang ngayon, nagtatrabaho po rin. Ako po ay tumutulong sa mga paperworks, sa mga requirements ng mga government. Ako po yung nag-pro-process. At salamat sapagkat, sabi nga natin, yung biyaya ng Diyos ay nandyan. Yung sinasabi natin na time management, lahat po dito nang tao kasi sa Australia, busy, ano? Pero sabi nila, mas maganda raw yung busy kaysa yung lazy. Yan! Ang ganda nyo na, sulat nyo mga kabangers, mas maganda ang busy kaysa lazy. Yeah. At salamat sapagkat kung gawain ng church ay, tinatanong ako, full-time ka ba sa church? Sabi? Masasabi ko na full-time po ako sa church kasi kung may mga gawain, ito po yung priority ko. At yung mga gawain sa clinic, I can do it later sa gabi. Every Tuesday po ay, yun nga, ako po yung nagpapasweldo sa mga empleyado, nagbabayad sa mga dentist, sa mga supplier. So kanina, Pastor Dong, Pastor, sabi ko, I will be there maybe 10:50 kasi nagpasweldo pa ako. Ang galing, di ba? Nako, mga ka-daily life sharing. Ang lalim ng balon nito, kailangan na nating awatin. Dahil yung oras natin, nagulat ako. Pasado alas 7 na pala. Pastor Dong. Sandali nga po. Mga ka-daily life sharing, nakita ninyo, unknown to men, but known to God. Yes. And God is a rewarder to those who diligently seek Him. Seek Him. Yeah. Sabi nga po palagi sa atin, if you want to know the person, follow their footsteps. At maliwanag nating narinig, nakita na ang new life nila ay halatang halata. Yun. Ikaw ba? Ang bagong buhay mo, halatang halata din ba? Nako, Pastor Dong, parting words para sa ating mga ka-daily life sharing. So, mga ka-daily life sharing, ang word of God is a seed of life. Mm-hmm. Kung ang word of God is a seed of life, all generation na kapag nilagay yan sa isang pagkatao ay nagbubukas ng access yan. Amen. Like this one, ano, na nang dumating kami dito, nang si Pastor Ernie ay nagkakilala kami, binubuksan ng Diyos, di nyo alam na binuksan ng Diyos yung access. Amen. Oo, ang seed ay access yan. Ang seed ay life yan. Kaya kapag ang inyong mga anak ay naitanim nyo ang seed sa buhay nila, di nyo alam, di natin namamalayan na nagbubukas tayo ng langit para dalhin dito sa lupa. Kaya salamat sa mag-asawang ito, napaka generous na itong mag-asawa nitong Pastor Ernie at Dr. Nida at itong isa pang anak niya, naku grabe, tatlong anak na ito ay napaka-init sa paglilingkod. Amen. At sabi ko nga sa inyo kanina, paanong ipaliwanag ang maliwanag na? Yan. No, anong idadagdag sa maliwanag na? Yo! Wala nang pwedeng idagdag, Pastor. Alam mo ba yung liwanag na sinasanabi ni Pastor Dong, hindi yung on, off. Oo, hindi yun. Hindi on and off. Walang ano on and off dyan. Ay liwanag na. Yeah. Let there be light and yun lang yan. Amen. Oo, nothing more, nothing less. Let it be light. Yun Amen. Lang yun. Amen. Hindi ibig sabihin mga ka-daily life sharing na tapos na yung oras natin, ang kwento ni Pastor Ernie, hindi ay tapos na. Wrong! Marami pa silang kwento. Marami pa tayong marinig ng mga kwento nila. Kaya aabangan natin yan sa mga susunod na panahon. Kaya nga tinatawag na ka-bangers. Okay, nga, teka, huwag ka muna magsalita. Oh. Hindi pa ako tapos eh. Okay. May balon pa ako eh. Okay. Dahil last
parting words. Oh, yes, yes, yes. Dali! Okay. Nagkatitulo yung ilong ko. Kasi sabi ni Ate Marcia, Pato, truly you are all a blessing to us, Cartas family. At sabi ni Dante, Tante A, Orkisa, praise the Lord, ka-daily life sharing, ka-DSL. Hindi po. DLS. I love you, Pastor Dante, ha? DLS. DSL, parang sabagay na. Nalito ko din, ha? Proud to be New Life Believers Fellowship. Amen. Nako, Dr. Hazel, anong masasabi mo sa mga ka-daily life sharing o ka-DLS? Yan. From generation to generation. Opo, I really want to thank God for this opportunity. And before I address, you know, mga kabangers, I really want to take the time to really honor Dad. And I honor everything you've done. And I just want to thank you for the life that you have given, for what you've invested, and not only for planting the seeds, but for placing them in an environment that can be nurtured so that these seeds could grow. You have such a gentle nature that, you know, the way in which you lead allows people to follow wholeheartedly and not feeling like they're forced, but you have such an anointing in your life. And napaka blessed ako that I get a front seat to seeing what God is doing in your life at home, at church, in the Philippines, and who knows, all around the world. So thank you, Dad, for all that you do. And thank you, Din Kai Mom, for all your encouragement and for pioneering the church that we have seen today. And maraming salamat din po, Pastora May, Pastor Dong, for this opportunity. Nagpapayak. Ikaw nang mag-ending. Sige po, sorry. Sabi ko siya kanina ko pa gusto umiyak. Ituloy mo na, pero ikaw na mag-closing. Maraming salamat po talaga sa ginagawa niyo po na you're also leading and encouraging, and even in your coming here, I can see how you encourage my Dad, how you encourage the people around you, and you carry that revival and you carry that fire, a fire that spreads po. So maraming salamat po. To all our daily life sharers, thank you so much for tuning in. Thank you po sa time niyo. Talagang blessed na blessed din po ako. I can't wait to read the comments afterwards, and maraming salamat po sa time niyo po, sa effort niyo po, and we're so grateful for you all. Maraming salamat po sa lahat. Amen. Asta, magsarita ka. Closing of the closing. Closing of the closing. Ang habdi na ng mata ko. Amen. Kung naiyak si Pastor Rami, ay ganun din po ako, kaya punas po. hindi halata eh. Hindi halata siya yung umiiyak. Umiiyak na, kalmado pa rin siya. Kanina ko pa siya tinitignan talaga naman. Tumutululuha niya, pero kaya niya magdalaw. Alam niyo po, itong daily life sharing na programa ay talagang nag-aayos, nagsisino po ng buhay. Kaya nandito po kami ng aking anak, pinapatotoo ang kabutihan ng Diyos. Tunay nga, sabi ng kanyang salita, apart from me, you can do nothing. Kaya lagi nating tangkilikin po ang programang ito na tayo ay maraming nasasagap na revelasyon ng Diyos para maitama po yung buhay natin na maging kaaya-aya tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito nga yung title po ng lesson na ito, yung From Generation to Generation. Ibig sabihin po, hindi po napuputol ang new life. Wow. Basta tayo po ay patuloy na tumayo sa ating conviction to serve the Lord. Yes. Aayusin po ng Panginoon yung mga anak natin, wow, yung mga apo natin, para ang kanyang pangalan ay patuloy na madumaloy sa bawat pamilya. Amen. At nakita natin, sabi nga ng Bible, we are the seed of Abraham, ano? At hanggang ngayon yung pangako ng Diyos kay Abraham na fulfill sa atin because, wow, of the love of God through our Lord Jesus Christ. Yeah. So salamat po. Parang ako yung kwan ngayon, host ngayon, ha? Sa'yo na po, Pastor Dong. Diba? Parang ayaw pa huminto. Doctora Hazel, you are positioned to the front seat and you did not miss your position. Amen. Amen. Naku, may M yung lumabas. Sabi ni Pastor Eric Cartas, may MU si Dr. Hazel. Ah. Alam mo ano? Modelo na. Uliran pa. Ah! Pastor Eric!
Salamat sa generation to generation. Amen. At bago tayo magtapos, Pastor Dong, manalangin mo na. Oo, bababay ka na naman eh. No, sige, sige, sige. Manalangin tayo. Yon. Panginoon, salamat po. Amen. Sa seed of life na ito. At amen, ang seed na yan, the mighty prevailing seed is no other than you in us, O Lord. Amen. Oh, hallelujah. Thank you for your life, O Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you because through your life, O Lord, we become active and alive to glorify you and raise also our children the way that you want them to be. Amen. Thank you, Lord, for giving us this seed of a vision, O Lord, inside us so that it can show to the world that you are alive and active. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Amen. In Jesus' name. Amen. Thank you, Father. Amen. At dito ako magtatapos sa comment na ito. Sabi ni Ate Fe Mendoza, magbuo. Ang ganda ng apelido niya. Magbuo. Hindi ko po alam bakit. Bakit? Hindi ko alam. But why? Pareho lang yan, di ba? But why? Habang nag-speak si Dr. Hazel, may nag-overflow sa aking kalooban. Amen. Yan! Hallelujah. Mga ka-daily live sharing, kaya tayo tinawag na kaabang-abang. Amen. Abangan nyo pong muli bukas ang panibagong kwento na maririnig nyo dito sa ating programa. At alalahanin nyo kami sa inyong mga panalangin. Dahil sa maraming gawain na pinagkatiwala ng Panginoon dito sa amin sa Australia. Salamat ng maraming marami. Bukas ang mapapahinggan naman natin, My Life's Purpose. Yan ang new life. Pag naintindihan mo yung bagong buhay, makikita mo yung layunin ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Siya naman po ay taga Baclaran, Paranaque City, Philippines. Amen. Mabuhay! Maraming salamat, mga ka-daily live sharing. Salamat, Pastor Ernie. Salamat, Doktora Hazel. Salamat sa inyo. Bye-bye!